on something else. Boy, Mike Riz, you already know. Agent Cordero slams it! What's up, guys? Ano? Kamusta? Long time. Ang balita. Ganito pa ata ako kalit nung huli kita nakita eh. Eh, yun na nga ang problema eh. Sigurado ka bang ako interviewin mo? Dami naghahanap sa'yo ah. Ang dami ko na daw na kinausap na King Lion. Yung original daw, hindi ko pa nakakausap. Ayun na nga eh. Mga bedista daw, hinahanap ko ng mga bedista eh. Nagti-TNT. Pero guys, kasama ko ngayon. Ang mga may kakilala dito, yung mga talagang ano, big basketball fans. Mga ano, mga tito. Mga tito. Kasama ko ngayon, Arjun Cordero, the original King Lion. One of the few nung time na yon na galing high school, dumiretso ng college. Sa tama, di ba? One of the few, di ba? Ilan lang kayo nung nagumuha? Konti lang, di ba? Pero yeah. Makakausap natin kayo. Konti lang. Makakausap natin kayo, Arjun Cordero. Nasa ka ngayon, kuya? Sorry. LA ba? Bahay lang. I mean, saan? Sa States, di ba? States. LA. Matagal ka na dyan? Tagal na, di ba? Mga 15, 16. Years? Yeah, 15, 16 years, yeah. 16 years? Grabe, no? Parang kailan lang, God, di ba? 16 years. Parang diba, kailan lang, di ba? Pa lang ako nun, 14 pa lang ako nun, ah. 2004! Yeah. Oh, 2004. Grabe, tagal na pala. 2004, okay, maganda makakakwento natin. 2004, wait lang! Eh, yung daddy ko na-coach 2002. Baka mga 15, mga ganun, 15. 2005, yeah. 2005. Eh, coach daddy ko 2002. Oo. So, sandali na lang, pag-graduate mo, malis ka na. Oo. Eh, tinamad na ako after nung last year ko sa, ano, di ba, sa BEDA. Ayan, magandang pag-uusapan natin. Yan, yan. Ikaw kasi, bakit ako eh? Bakit? Why me, bro? Maalala ko yan. Ikaw ang eksaktong where you now. Di ba? Nasa na ngayon. Ayan. Proud father, Arjun Cordero. Pero, yun nga, guys, to everyone na medyo sumusuporta talaga sa channel na to, alam nyo naman that I always talk about yung daddy ko nag-coach ng San Beda noong 2002-2003, di ba? Daddy ko. 2 years. Ganun. 2002 to 2000. Kailan ba si Coach Nash? 2004, yeah. Ayun, so 2002-2003. So, si Arjun, isa sa mga players talaga ng dad ko. And, na-mention ko sa kanya na makakausap kita. Sabi nga niya, ano daw eh, pakwento daw ako sa iyo eh. So, 'di ba, exciting times back then para sa San Beda, especially nung nag-final four kayo. So ngayon makakakwentuhan natin. And again, sabi ko nga, one of the very few na Red Cubs na umakyat talaga ng Red Lions nung time na 'yon. So kuya, unang-una, kwentuhan mo naman kami ng ano, saan nagsimula lahat. Kasi walang social media nito eh, pero ang balita ko ikaw talaga ang ano sa San Beda, ang hari eh. Ano muna kuya, like start. Like, saan ka na in love? Paano ka na in love? Parang ano, same as to other players. I started sa ligang, yan, mga inter-barangay. So, doon ako na-build. Tapos, pumasok ako ng Notre Dame for high school. And then, doon na. Sa Notre Dame, nakalaban namin yung San Beda, Letran. Yung mga yan, sila Ron J. Yeah. Kalaban namin sila Ron J High School. High school pa lang. From Notre Dame. Notre Dame pa ako, nandiyan pa ako sa Beda. So before Beda, dapat mag-Adamson ako and Letran. So na-discover hindi ka talaga sa Notre Dame? Yeah. So hindi talaga ako dapat sa Beda. Nagpunta muna ako ng Adamson and then Letran. Yeah. Pero so, dapat kay Ron J ka? Yes. Kasama ko dapat kasi meron akong teammate in Notre Dame na nagpunta kami sa Letran. Pero, ayaw ko, hindi ko na masyado maalala eh. Hindi, parang nagpunta kami tryout sana. Tapos parang di yata na tuloy, parang ganun. Yung teammate ko na yon, na teammate ni Ron J, si Lasarte, siya yung dapat na magdadala sa akin sa Letran. And then, Adamson, nag-tryout ako. Kay Charlie D. Kay Coach Charlie D. So, dapat Adamson din ako dapat
before, pero kasi parang nag-quit yata si Coach Charlie. Okay. So from there, nilipat kami ni Charlie D sa San Beda. So si Coach Charlie ang nagdala sa amin from Adamson to San Beda. Anong na parang, year parang ni-repair kami. Something like that. Ako at saka si LA Tenorio. Ah, okay, okay. Wait lang. Ito na. May mga ano na. May mga big names nang lumalabas. Anong year ka nito, kuya? Nung nasa Notre Dame ka. Ilang taon ka naglaro ng Notre Dame? 97. So one year lang? 97, Notre Dame, one year. So nung sa so one year na yon na-discover ka na? Nakikita ka na? Yes. Si so, LA, saan galing? Sa one year na yun, nakalaban namin ng Beda. Nakalaban namin ng San Beda. So yun, ang San Beda that time. High school San Beda that time, sila Magdo Membrere, Toti Almeida, Jonas Villanueva. sila yung mga nakalaban namin. So, ano, yung typical tambak kayo pero gumawa ka. Yon, alam mo na, ganun ang San Beda. So, pagka nakalaban ka nila tapos nag-produce ka, kukunin ka nila. Oh, kahit talo kayo, 'di ba? Basta gumawa ka, okay na 'yon. Discover ka lang. Basta gumawa. Kailangan gumawa ka ng mga 30 points doon. So, pero kasi famous talaga ang San Beda High School. Eh. Sobra. So, pagka alam nilang kunyari yung mga minor school, yung mga Claret, yung mga yan, yung mga yung hindi naman ano NC. Pag alam nilang kalaban ng San Beda, talagang yung mga iba doon ginagalingan para ano, just to get in. Oh, and San Beda is one of the more famous basketball programs. Especially nung time na yun, it was actually the best high school program nung time na yun talaga. Kay Coach Ato talaga. Na parang Coach Ato. Yeah. Pag nagustuhan ka ni Coach Ato, talagang big chance na all the way ka. So, nung naglaro ka sa Notre Dame, nakita ka ng San Beda, pero hindi ka pa nila kinukuha nun. Well, may kumausap ng isa. Player din ng San Beda, tapos from there pinag-tryout na si ano din yun eh, Red Cubs din yun, Brian Topacio. Pero nauna ka sa ano muna, Letran. So Letran, Adamson. So nung nag-Adamson ka, kuya, Adamson ka na technically, nawala lang si Coach Charlie. Tapos yung Letran naman, dapat papunta na kami ni yun nga, yung teammate ni Ron J. Yung Lazarte, dapat papunta na kami sa tryout pero di natuloy. Reason, may nangyari, hindi natuloy. Nakwento to ni Mark Andaye. Si LA daw, Adamson dapat. So, sabay kayo. Yeah. Well, nauna na si LA doon. Pero, pumasok kami ng, nag-tryout ako. Parang pa third year ako noon eh. Oh. Tapos si LA nandun na. Naglaro na yata si LA. Hindi ko na masyadong maalala. And then, dinala ka ni Coach Charlie, ni-refer kayo sa San Beda. Pagpasok mo na San Beda, anong year ka ulit? Third year. Third year. Pero ready to play yon? No. Reserve ako for a year. Kami ni LA, reserve for a year. Magka-batch kayo? Ahead ako ng one year. So LA. Second year siya, third year ka? Third year ako. Yeah. One year residency. Fourth year ka lang naglaro sa San Beda? Kaya nga, rookie MVP. Ano ba? One year ka lang naglaro sa San Beda, tapos ganun kakaano nun? Yeah. Well, one year ka lang pala. Sabi nila, sobrang ano ka daw dun eh. Hindi ko naman, akala ko naman like talagang second year, third year, fourth year, tapos talagang one year ka lang, nabuo mo yung pangalan mo, one year? Oh, dun, yan, one year, yeah. Pero si LA yung point guard mo? Meron, before LA, may magaling din eh. Pero ewan ko kung kilala mo pa yun. Teammate namin, Tabike. Ay, oo, Tabike. Si Tabike. Oo. Okay, nuwari pala ng daddy kayo ng time na yun. Si Tabike tsaka si LA. Kumbaga, second stringer si LA eh. Tapos napilay yung Tabike. Tapos after nun, yun na. Puro LA na. Pero iba yung Tabike nung time. Pero pareha sila magaling. Magaling yung Tabike. Nung time. Si Tabike. Di ba nag-ano yun? Lumipat. UP yun. UP. Oh, lumipat. UP. Oh, tama, UP. UP pala. Oh, Tabike yung maliit, di ba? Yung sobrang galing. Mabilis. Yeah, Tabike, yeah. The late. Nag-UP rin yun. Nag-UP. Hindi, pero, yun nga. So, rookie MVP, for one year ka lang sa NC. Yes. So, syempre, si Coach Ato, 38 minutes per game ka, 39, gano'n.
Mga ganun. 39, 40, 41, 42. Pag may overtime. Walang labasan, no? Si Coach Ato dati. Yeah. May nangyari yun, no? Walang labasan. Or lumalabas man, like a minute or two. Tapos balik agad. Eh di sobrang developed ka nun. Yun na nga eh. Thanks to Coach Ato. Kailan ka nakakuha ng kumpiyansa? Third year pa lang, nung residency ka pa lang. Third year pa lang, yes. Binibigyan ka na. So you were next in line. Yeah. Hindi lang naman NCAA ang liga ng San Pedro. Dami, no? Dami. Yeah. Madami. May mga Prada, may mga ganun. MMBL, Father Martin. So, third year high school kami. Yun yung mga liga na kasama kami sa Team A. Pero NC, hindi nga lang kami pwede maglaro. Yeah. Pero, pag naglaro ka sa Team A, ikaw na din yung gumagawa. Hindi ka lang kasali sa NC. Hindi naman. Kasi may mga players din na it sa... Sino ba nauna sa'yo, kuya? Janon Bunyi, Jeff Bombeo. Ah, si Jeff ba? Juniors din doon? Yeah, juniors din si Bombeo. Yun yung mga ka-position. Pero, yun nga, yung that time na reserve ako, yun yung mga wingman, sila Membrere, Almeda, sila na yun. Sarap ah. So, sila two years naglaro. Ako, 1 year lang. Oo, pero sa ibang liga kasama ko na sila. Rookie MVP ang puta, hindi ko naman alam na rookie MVP pala. So, rookie MVP. Hindi ka pa nagba-basketball noon, pitu pa 'yun nilalaro. 99. Mga ano pa ako noon, Jolens pa ako noon sa Ateneo. 99 ano to? 7. Hindi, 98-99 yung reserve ako. Tapos 99-2000, yun yung import graduating ako. So, one year ka lang. Okay, so rookie MVP, obviously, every time naman San Beda, dyan nakatingin talaga yung college schools sa San Beda. Sino yung produkto ng San Beda? Kasi, like we said, San Beda High School was, kumbaga yun, yung best of the best dati sa... Wala ka ngayon naman. So, nung gugraduate ka, sino-sino ang mga kumontak? Ateneo. Ateneo. Ateneo and Beda. Dalawa lang? Impossible. Yun lang yung napuntahan. Yun lang yung maalala ko. Hindi ko na maalala iba. Sa bagay kasi hindi ganun ka... Iba naman yung recruitment dati. Dati hindi naman mabilis ang tatawagan ka lang. Eh. Hindi kasi... Dati kasi pagka nalaman nilang hawak na ng Ateneo or San Beda, wala na masyado nag-ano. So you had a choice between Ateneo and San Beda? Yeah, Ateneo. Okay, so you went to Ateneo? Yes. Oh, tapos, kumusta? Well, nag-practice na ako dun ng like 3 weeks or 1 month. Parang ganun. Nag-practice na ako sa kanila. Tapos, hindi alam ng beda yun. Peace out! Go San Beda, Pai! kasama ko sila Larry. Godfried, that time. Sino pa ba yung mga naka-practice ko na sa Ateneo? Si Rico, wala pa? Hindi, ano sila? Team A sila noon. Pero kasi, pag-practice na... Ayun, sila Magnum, Membrere. Siya yung... yung pag-graduate ko, siya yung parang nag-kumakausap rin sa akin. Tapos si Rich Alvarez, yan, yung mga yan. Ano nangyari? Hindi, yun nga, nag-training lang ako ng for parang 2 weeks, 3 weeks, or parang 1 month. Hindi ko na maalala. Coach Joe to, Coach Joe? Oo. So halos 2 years o 3 years din yata akong pinapalipad sa Ateneo, pero hindi natuloy. Pero yun nga, pero yung time na nakapag-practice ako sa Ateneo, ano yun? Before first year college. Oo nga. So bakit ka hindi natuloy? Ano nangyari sa practices? Okay ka? Okay na sana eh. Yun ang expected mag-gate na yun. Pero wala eh. Parang yung parents ko ang parang kontrolado kasi ako sa dun. That time, bata pa ako, diba? So yung parents ko kasi sabi parang si Coach Ato kasi from high school and then nag-college. So siguro kung hindi si Coach Ato yung nag-coach nung first year ko, baka nasa Ateneo ako. Yeah. Pero nung si Coach Ato yung nag-handle ng Red Lions, napabalik ako ng San Beda. Parents ko ang pinaka sinabi lang nila marunong silang tumanaw ng utang na loob. Kasi before, yun nga, nung nag-tryout ako sa San Beda, inuusap naman nila si Coach Ato. Si Coach Ato, okay naman. Binigyan naman ako ng chance. It was more of a yung relationship mo with Coach Ato. Hindi mo naman akakalain na
One year lang si Coach Ato magko-coach retire. Yun, yun ang problem. Ayun nga. So, nung after nung kay Coach Ato, kasi, ano yun eh, Membrere Cordero dapat yung kinukuha natin eh. And then, after a year, LA? Tenorio Cordero yung kinukuha ng Ateneo. So, sa second year ko, dapat mag-Ateneo pa rin ako nun. Okay, wait lang. Yeah. Ito yung mga easter egg. So, well, di alam ng daddy mo to, ha? Coach Bad, sorry. Okay, so first year mo, San Beda, yeah. NC, more or less, mama ka na nun. Tapos Coach Ato well, pa, so kumpiyansa. Yeah, nabigyan. Well, hindi naman ako ng inayang dahil, I mean, binigyan din naman ako ni Coach Ato ng break first year college. Eh. Nag-rookie of the year ka ba, kuya? Hindi, kasi... Ay, hindi pala rookie of the year doon ng high school. Hindi, tsaka hindi of high school ang rookie of the year dati kahit sino, di ba? Yeah, I mean, dapat yata, pero ano kami, hindi kami pumasok ng Final Four. Eh. You obviously had a successful rookie season. Rookie of the year candidate ka. And by the way, guys, ha, sa NCAA, pwede mag-rookie of the year yung mga fifth year, yung mga bagong paso. Kasi sa UAAP, kuya, kailangan of high school. Eh. So, mahirap mag-rookie of the year sa NCAA, lalo na pag ano ka, first year college talaga. So, you had a successful UAAP season, NCAA season. Si Tenorio, fourth year pa sa high school. Tapos si Membrere, nauna na sa Ateneo. Yeah, nagsabay yan. Ateneo siya, beda ko. Yeah. Oo, tama. So, nung, right after nung season, right after ba the season, kuya, nawala na si Coach Ato, balik siyang high school? Hindi na clear sa akin eh. Pero yata, after ng season yata, nag-coach by na eh. Oh, did you consider going to Ateneo because nawala si Coach Ato o regardless talagang naiisip mo na mag-Ateneo? Naisip ko rin. Siyempre, one of the best din ang Ateneo kahit ngayon, one of the best pa rin Ateneo. Saka UAP. So naisip ko yun. Oh. Yeah, so parang Tenorio Cordero sana yung lilipat dun. I know. Pero hindi. I mean, red-blooded daw. Oo naman. Hindi naman to ano. Kumbaga, ano lang to. Looking back lang. So, it would have been Membrere, Villanueva, Alvarez, Tenorio, ikaw. Yeah. Fonacher. Si Larry. Fonacher, Wesley. Yeah. So, you could have been in the champion team. Yes. Dapat. Kung natuloy ako. Yeah. So, after the season, that off-season, after your first year, na Rookie of the Year candidate ka, may usap ulit? Yes. Meron. Anong naman ang nangyari? Bakit na baril? Ba't na hindi natuloy? Yun nga eh. Hindi, paano ba? Parents ko pa rin yung nag-decide sa akin nun eh. Wala tas na nag-aalangan si Ato nun. Parang, tas yung mga teammates ko, syempre, parang nagagalit din. Sila Bombeo, syempre. Ang bait mo naman. Tapos si merong alumni or manager ng Beda High School na yun nga, parang malaki rin kasi yung tinulong sa akin ni yung manager na yun, si Attorney Tolentino. Tatay ni LA. Yes, so parang siya rin yung kumausap sa akin yung second year to stay. Second. Yeah. Okay, so first year di siya masyadong involved noon. Pero no second year parang na-involve siya. Ang hirap pag magaling kay pag may balitang lilipad at daming kakausap bigla sa iyo, huwag kang aalis. Yeah, ganun. I guess ganun talaga. Yeah. Oh, naman, everything happens for a reason. There's no regret naman in this. Talaga nagkukuwentuhan lang kami yung process ng college career niya. So, LA malamang kinakausap ka din. Nandito ka na sa baka na sa akin. Siyempre. Hindi. Hindi kami nag-uusap ni LA na pa-Ateneo ako or siya. So siguro kung natuloy yun, magugulat na lang siya na nagpo-practice. So may Cordero pa pala dapat nun sa Ateneo. Okay, so nag-stay ka. You decided to stay. Coach Rene Baina was named head coach. And then, assistant na ba daddy ko nito? Assistant na, yes. Oo, ito yung final year na walang TV. Yeah. Hindi naman walang TV, pero wala sa ABS. Walang exposure. Wala masyado. Oo. So, naalala ko to, sinano to? Coach Britt. Coach Britt, si Oliveros. Yung mga yan. Oo. So, ano pa rin? Kumbaga,
It was you guys were struggling nung taon na yun, di ba? If I'm not mistaken. Yes. Doon na nagsimula yung matinding struggle na ng Red Lions. Yeah. Second year. Pero first ikaw year kasi medyo magaganda-ganda pa medyo nung okay, okay pa eh. Yeah. Pero ikaw medyo yung okay, ano okay eh. Okay pa, pero nagkaroon lang ng problema yung that time kaya bumagsak. Pero ikaw na yung pero, ano eh. Face ng San Beda Red Lions nung time na yun. Especially kung kinukuha ka. Second year, yeah. Oo. So, wala nang ibang kumontak sa'yo? Mga Lasal, mga ganun? Wala. Ano lang, Beda Ateneo yun ang naalala ko. Beda Ateneo. Okay. So, second year mo, ito na. Nakikilala na yung Cordero na talaga face of the Red Lions, di ba? Second year, not so successful. Third year, pumasok si dad ko, naging head coach. Oo. Now, alam ko kasi yung dad ko, guys, to those watching, yung dad ko is super players coach. Kumbaga, pito lang ata ginagamit. Yan, pito lang. Hindi naman, nag-rotate naman siguro ng mga, yan, mga rotate, 7, ilang minuto ka? 35, 36. Oh, yeah. Pero this was, yung first season, wala pa si na Jerome Paterno nito. Jerome Paterno? Wala pa. Hindi ko maalala kung nandun na si Jerome sa third year ko eh. Wala pa ang alam ko. Wala pa. Ang yeah, alam ko, ikaw, Jeff, James Hudensyal, wala pa nga si Ronnie Bugaw eh. Si Bugs. Si Bugaw, ano na yun? Fourth year yata. Fourth year ka na. Si... Hindi pa yun yung team na binubuo. Yung team pa lang yun, yun yung naabutan. Yes. Wala pa yung fourth year mo. So, nung third year ka, yeah. Tapos, kuya, totoo ba? Four out of the 5 years, ba mythical five ka? Totoo yun? Hindi. Ano lang, kailan ba? Second year, third year, and fourth year yata. Three times yata. Baka kaya tinamad. Okay, anyway. Yeah. Okay, so, how was the San Beda community at that time? Nung first year, second year mo? Kasi, natatalo, pero ikaw yung ano eh. Kumbaga, ikaw yung mukha eh. First year, okay pa eh. Kasi, medyo malakas pa kami nun eh. Ewan ko lang kung ano nangyari. Bigla na lang bumagsak after first round eh. Pero nung first round, okay pa yung Red Lions nun eh. Like, number one, number two yata kami. Parang wow. Ganun. Kaya, tapos, after nun, nagkaroon ng problema yung Red Lions. So, bagsak. Bagsak. Yeah. Oh, pero okay pa yung Red Lions team. Second year, talaga... Hirap na hirap na talaga. But what was it like playing in the NCAA during that time? Yung mga ano mo, early years mo, syempre. Sobrang physical sa NCAA. Oh naman. Oh, grabe. Well, lalo na pag ikaw yung pace of a team, bubugbugin ka talaga. Upak. Yeah. So, mahirap ano din talaga. Medyo madumi rin kasi maglaro yung mga kalaban. Oh, balita ko, Mapua. Mapua, letra ng medyo matindi. Yeah, sabi nga ni Ron J. Yeah. Si Ron J, okay kami ni Ron J. Pero yung mga teammates niyang kawawa ako. Si Ron J, yeah. Taga-utos eh. Si Ron J, taga-utos. Yeah. So, third year pumasok. Again, it wasn't... Ito yung first year ng dad ko, alalok, if I'm not mistaken. Assistant coach siya nung third year ako. Nung second year ka? Ay, no. Second year ako pa. Second year. Third year, yeah. na-name siyang head coach. I think you guys had 3-4 wins? Konti lang eh. Yeah, konti lang. Konti lang. Sobrang hirap kami nun. Yeah. Yeah. But, nasa team B na, si Bugs, si Ronnie Bugaw. Bugaw. Yeah, Bugaw. Jerome Paterno. Mm-hmm. Mark Apepe. Oh, yung mga yun. Yeah. Mark Apepe, Mike Casino. May kasinyo, yeah. So, alam mo. Mas naalala mo pa kaysa sa akin. Siyempre. Player, tatay ko yun eh. De, pero, yun yung lagi niya sinasabi noon. Even ang time na yun. Na parang, binubuo niya yung team B para pagpasok sa team A, sa fourth year mo, sa-surround ka ngayon ng talent. Diba? So, pagpasok ng fourth year mo, which to this day, I believe, was the turnaround of San Beda. Okay. Ito na. Ikaw, face of the James Hudensyal. Jeff Bombeo, Alex Angeles, mm-hmm. Ronnie Bugaw, Mark Apepe, Mike Casino, Tim Ong. Yeah. Diba? Sino pa ba yung mga? Francis Cruz. Diba? Francis Cruz. Okay, so, fourth year mo, ito na, kumbaga,
you had a 6-2 kayo nag-start, di ba? 6-2. Yung sa fourth year ko, yeah. Okay din yung standing ng fourth year ko, eh. Totoo, yung, di ba kasi? 6-2. Yeah, mga ganun yun. Nakakatawa dito. Tapos second round na naman. Second round bumagsak. Yeah. Tama. Alala ko to kasi 0-2 ata kayo nag-start, eh. 0-2. No, nung fourth year. 0-2 kayo nag-start tapos nag 6 straight wins kayo. Kaya nga eh. Sensya na. Tagal masyado. Di ko na maalala. 0-2 kayo nag-start and then 6 straight wins. What was San Beda like during that time? Because in a long time, hindi. Kumbaga, namimiss ng San Beda yung feeling na yun eh. Yung panalo lagi. Diba? And yes. you were the most popular in the team. Well, akala namin, yun eh. Nung fourth year kami. Kasi maganda rin kasi yung first round namin. So, akala namin, medyo pwede nang ibalik. sa sobrang ganda ng first round ninyo, if I'm not mistaken, again, 1-2-3 kayo sa MVP race. Yeah, tama. Paterno, Bugao, Cordero. Guys, can you imagine? 1-2-3 MVP race. 1-2-3. Jerome Paterno, Rookie of the Year, 2002. Yeah. Ronnie Bugao, 2003. Yata. Tama, di ba? Oo, basta sunod-sunod yun eh. Tapos MVP race, Cordero, Paterno, Bugao. Ganun gulo yung tao nung time na yun. Pero pinakasikat pa rin si Mark Apepe. Oh, syempre. Yeah. Mark Apepe pa rin ang pinakasikat. Mark Apepe, yeah. What was it like nung mga times na yun, kuya? Balita ako, totoo ba yung kinikwento sa akin? Nabalita ako, ikaw daw ang pinakamapormang player sa San Beda. Hindi, oh. Grabe naman yan. Grabe, hindi. Sa lahat ng bedista nung time na yon, nag-agree, ikaw daw ang pinakapormang bedista nung time na yun. Hindi naman, grabe ka naman. Madami. Kuya, ang lit ko noon. Pupunta akong practice. Nagpa-practice ka, naka-quintas. Hindi ako, ano ba? Nagpa-practice siya, guys. Naka-bench body na black tapos naka-quintas. Puta, nakala mo po. Hindi ako. Naalala mo pa yun, ako. Hindi ko na talaga maalala. Ang balita ko kasi talaga, naliligo ka daw halftime. Loko. Loko, hindi. Hindi totoo yun. Hindi totoo, kuya. Hindi. Yung buhok pa, guys, feeling ko sa San Beda College nung time na yon, lahat ganun yung buhok. Yung naka-one side na ganun. Well, siguro sa buhok, pwede. Tapos yung gel mo pa, naka-gel ka pa madami. Yan. Yan nga. Siguro sa buhok, pwede. Pwedeng tama ka. Sobrang arte mo sa buhok mo nun. Sure. Oh, yeah. Parating naka-gel. Talaga naka-ganon yun. Sabi nga nila, di daw nagugulo yung buhok ko eh. Kahit naglalaro, na nagbabanggala, diretso-diretso buhok eh. Yeah, spike pa rin. Oh, spike pa rin. Pero hindi totoo, yung nakapabango ka pag naglalaro. Pwedeng totoo. Sabi na totoo nga. Pwedeng totoo. Yes. Guys, siya nga ang pinakamapormang San Beda player noon. Imagine niyo ah, nakapabango pag naglaro, nakaayos yung buhok ng ganun. Halftime naliligo. Halftime, guys, naliligo. No. Yung halftime, di ewan ko, once lang yata nangyari yun or twice. No? Bakit ka naligo ng halftime, kuya? Malas o papapogi ka ulit? Eh di bagong gel na naman yun. Oo, bagong gel. Alala ko nun kasi elite ko pa nun, lahat sila, meron kayo ng mga tube. Tapos gel talagang lalaki o, tapos gaganon. Tapos, gel lahat. Pa nun, di pa uso wax nun. Wala pang wax. Tsaka yung ano, yeah. Yung shiny, nakaganon shiny. Yeah, shiny pa yun, shiny wet pa yun. Look. Di, wala pang dry look nun. Wet look talaga lahat. Yeah, wet look pa yun. Tapos naka ano ka pa nun, naka armband. Siyempre, uso eh. Kobe nung time. Kobe. Yeah. Pero yun talaga balita ko. So, obviously, talagang face of the, ano ka nga, face of the league. And inangkin mo yun. Baga, dapat laging maganda dating. Laging malakas dating natin, di ba? siguro kaya partly yun. Oo naman. Yun kailangan may dating. Tsaka, baga, kailangan pogi, di ba? Tapos, kuya, yun din yung time na nagkakaroon ng NCAA UAAP All-Star, di ba? Yes. Tapos, konti lang yung sabihin mong
marami magagaling sa NC pero konti lang yung sikat. So it was always you, Ron J. Makoy Fajardo, 'di ba 'yung mga galing dati? Yeah. Noy Javier, Jason Castro, ganun, 'di ba? So what was that like? What madami din naman. So si madami din. Yeah. Then, I mean like din. Yung sikat. Marami magaling. Matik 'yun, marami magaling. Pero like pag nag-NC UAAP kasi, kahit anong sabihin natin, medyo mas exposed yung UAAP, 'di ba? Oh, so naman. Until kailan ka sinusubukan kunin ng teams ng Ateneo? Second year, alam ko second year. Hanggang third year, di ko maalala yung third year. Pero second year. First year, second year, yes. Talagang hindi ka napaisip. Hmm. napaisip ka, pero madami ka napaisip na masyado. Napaisip talaga ako. Yeah. Madami ka na masyadong iiwan. Oo. Second year, parang hirap nang umalis. Pero nung first year, sabi ko nga sa'yo, nag-training na ako dun. Bumalik na lang ako ng beta. Tama. So, nung third year, ay fourth year mo kuya, medyo nag-slump kayo nung second round. I think kung 6-2 kayo nag-start, parang wala na ata kayong panalo after that eh. O isa na lang. Yeah, I mean, yung first year ko and fourth year, halos the same yung nangyari. Second round. First round, we were good. And then second round, wala. Yeah, wala. So nag-struggle, okay na. Na-eliminate. I think knockout pa nga ata kayo if I'm... Hindi ako nagkakamali. Yeah. Na-eliminate kayo fourth year. Fifth year comes in. Na wala na yung dad ko. Tinanggal na. Coach Nash comes in. And was this the first season na nag-MVP? O hindi pa? Umabot ka MVP. Ba kay Boss MVP? Yeah. That's the first season. MVP. Yung last year ko, MVP. Oh, that was you, Jeff. Nandun pa si James? Potential, yes. Yes. Tapos si Jeff, ikaw, James, Jerome. Paterno, yeah. Al-Jamal. Al-Jamal, yeah. Magay. Alex Angeles. Oh, pero senior year mo to. What was that like? What was your senior year like na talagang... Wala, fifth year ka na eh. Ikaw na talaga. Well, second year pala. Ikaw naman na mukha na ang San Beda na eh. Pero like, fifth year mo, King Lion ka. Mm-hmm. I mean, that time... Pagpasok ni Coach Nash, okay din yung team namin nun eh. Hindi naman malakas, hindi naman mahina. So nasa gitna kami, tapos pumasok ng Final Four, di ba? Oo, pasok ng Final Four. Kumusta ang unang Final Four mo? Ay, tagal na rin na San Beda, di ba? Yeah. Yun yung only Final Four ko. Yeah. Kumusta yung experience? Drama eh, di ba? Yan eh. I mean, yun yung parang defining moment sa career ko eh. Final Four, yung talo tayo sa Perpetual. Na parang na-miss ko yung layup eh. Yung layup. Oo, ngayon ko lang naaalala. Was that down one? Yeah. Down one. And then what was the play? Sa'yo na. Well, sakto yung play. I mean, open. Free throw yung Perpetual nun eh. And then, na-shoot yata. So, parang pass break eh. Binato from inbound. Pero ang ganda ng pagkakapasa sa akin. And then, unfortunately, wala. Hindi talaga para sa akin. So, siguro, yun. Na-miss ko pero yun, yun yung mga 9 out of 10 times masushoot mo yun eh, no? Sumakto lang yun. Oo naman. One time. I mean, layup lang yun eh. Bakit sasablay, di ba? Sumakto lang. Yeah. What was yung moment na yun? I'm sure medyo naaalala mo pa yun. What was that yung fifth year mo? Well, actually, yun ang kinalimutan. Lahat nakalimutan ko na after nun. I mean, talaga. Yun na lang talaga yung naaalala ko na kaya ako nag-iba ng career. Ah, talaga? Hindi ka, kuya. I mean, naglaro pa rin ako PBL. After that. Pero hindi na yung like by heart na like I used to, you know? Yung prior to that, like basketball talaga eh. Pero after nung event na yon, parang tinamad talaga ako maglaro. Talaga, kuya? Like, walang straight up lang. Like, nung after nung moment na yon, dun mo na start magano? I mean, nag-isip na akong huminto.
Eh, pagaling, or... kuya naman, PPBA ka pa naman nun eh. Hindi, isang layup lang yun eh. Eh, I guess, ganun talaga, bata pa tayo nun eh. I mean, oh, oh. Yung naisip kong dahilan talaga nun. Well, wala naman, tinamaan ako ng depression eh. Talaga, kuya? Dahil doon? Yeah, tinamaan ako ng depression after nun. Siguro, like 2 months, 3 months. Yeah. Walang... Tapos, yun nga, parang nag-isip na akong mag-ibang career. Talaga, wala akong mausap sa'yo na tipong, like, oo, oh, nag-miss ka ng layup, pero at the end of the day, Arjun Cordero ka pa din? Kumbaga, marami pa rin. May mga kumakausap, pero, hindi ko na maalala. Sobrang tagal na nun. Oo. Personally, so, ikaw, may, feeling mo. Yeah, may, pero may mga taong kumakausap sa akin to boost me up again, you know? Ah, talaga? I didn't know that. So talagang ano, that was the turning point. And then, after that, yes. After nung season na yon, fifth year mo, nag-PBL ka pa? PBL pa, yeah. Tapos nagpa-draft ka pa, kuya, di ba? Nagpa-draft yata, pero hindi na kasi akong ano, hindi na masyari. Ah, talagang face out ka na? Yeah, no. After nung college, yan. Anong iniisip mo noon na magka-career o hindi mo pa alam? Gusto mo lang mag-career change? Gusto ko lang mag-career change. Pero hindi mo pa alam? Hindi ko pa alam. Oo. Girlfriend mo na or wife mo na yung na-wife mo? Hindi pa? Nung time hindi pa. Ay, hindi pa. Sa US na lang ako noon. Oh, okay. So, after that final year, nagpa-draft ka, nag-PBL ka, pero like face out na, nagpa-draft ka, blurry na sa'yo yun kasi like nag-move on ka na nga noon eh. Yeah. Pero nag-ensayo ka pa? Nag-ensayo pa. Pero alam ko nang pupunta na ako sa States. Ah, talaga. Bakit sa States, kuya? Meron ka bang family dyan? May family ako. Yes. So, ano ka dyan? Citizen ba tawag? Citizen? Yeah, ngayon. Yeah. Ngayon, oo. Yan, tagal ko na rito eh. Yeah. Uh-oh. Citizen na ako. So, nung nagpa-draft ka, alam mo na pupunta ka States? Oo naman. Like, towards, ano ba? Like, 2005, yun. Alam ko na napupunta na ako dito. Pero kailan ka nagpa-draft kaya? 2005? Hindi ko na nga rin maalala eh. 5 yata eh. 5. Hindi ko na maalala. Yeah. Sobrang tagal na. Sorry. Hindi, okay lang. Hindi. More of ano nga. Hindi. I wanted also to know. Kasi people siyempre are asking. Pang ano ka nun? Pang PBA ka nun? So, yeah. I mean, yun, kahit sino namang magagaling from high school or college. Yun naman talaga yung goal eh, ma-PBA. So, yung mga first year ko, second year, yun yung naisip talaga ng tao na ma-PBA. Pero towards the end, di, parang nagiging unclear na rin eh. Kasi parang di naman kasi kami nananalo. And so, then parang feeling mo, parang final nail yung final year mo. Sana. Kung na-shoot ko yun, siguro mag-iiba yung timpla. Ako diba? Ng isip. Or mag-iiba yung game, di ba? So, nalo kami sa perpetual, mga ganun. Totoo, kung mag-finals kayo nun, di ba? Yeah, kung mag-finals, baka mag-iba. Pero ano yun, everything happens for a reason. Alam naman natin, ano, everything happened, everything worked out well. Pero after nun, alam mo na mag-states ka, nagpa-draft ka, maybe for formality, para lang masabi mo sa sarili mo na nagpa-draft ako, natapos yung TV career. Parang ganun na yung nangyari. Pero nag-insayo ka. Well, kay Coach Nash, I mean, Coke, nag-insayo ako. Pero wala na din. Wala na. Yeah. Hindi na yung like high school, by heart, talaga nagda-basketball. Pero on that, wala na talaga. Kumbaga, napipilitan na lang. So you knew then na papadraft lang ako pa, masabi lang. Yeah. Hindi na talaga. So, practice ka, and then, in your head, magsistates ako, pero hindi ko pa alam anong gagawin ko. Or yes. Alam mo na din. Ah, okay. So talagang I'm just gonna move to a different. I mean, that time, yung pinsan ko na yung nagsasabi kung saan ako nagstay, yung pinsan ko na yung nag-guide sa akin. Oh, sige, punta ka na dito. Yeah. Iwanin mo na yung basketball. Parang ganun. Ah, so may dinaanan ka talaga. Yeah. And then when you got there, totally hindi ka na nag-basketball dyan. Kasi may mga ano dyan eh, mga laro-laro. No. Naglaro pa din ako. Pero... nag-nursing na ako nun. Pero naglaro ako yung mga traveling team. Ah, naglaro ka pa din. Yeah, may traveling team dito. Yeah. Pero may mga league dito. Oo. Ewan ko kung alam mo to, like Pac Rim. Yeah. Yung mga pilam natin dito naglalaro. So doon naglalaro ka pa?
First year lang. First year. Yung mga, I mean, first year ko sa States. Ah, first year ko sa States. Naglalaro pa ako. Pero, yun wala lang. Hindi na rin. Enjoy na lang. Enjoy na lang, yeah. Pero hindi, alam mo naman, hindi na yun yung career na, alam ko naman na hindi na yun yung career. Alam ko naman na hindi na yung career ko. So, yeah. So when you got there, nag-ano ka? Aral ka nursing? Nursing, yes. So yun, na-decide mo na lang pagdating mo na dyan? Yeah. Well, actually, yung pinsan ko, di ba nga, let's go back. I mean, high school, di ba? Ano tayo, champion kami. Nila Magno Membrere, Toti Almeida. That time, nag-champion din kami ng Nike. Nike 3-on-3. Mm-hmm. Oh, Nike 3-on-3. Before may ganun, may Nike 3-on-3. Uh-huh. Ewan ko kung naabutan mo pa 'yun. Ang naabutan ko Adidas Streetball. Yes. Prior to that, may Nike 3-on-3. Yun, champion kami doon. So pumunta as an incentives, pumunta kami ng States. So from there, kaya ko na kwento 'yun dahil yung pinsan ko sinabi na rin sa akin na baka gusto mo na lang mag-nursing. Ganun. High school ka pa lang? High school pa lang ako nun. Pero hindi ko naisip mag-stay sa States dahil boom yung career ko sa basketball. So high school ako nun. Parang tumawa lang ako. Pero yun pala yung magiging career ko. So in-offer na sa akin yun ng pinsan ko to stay sa America. Tapos para mag-aral na lang ng nursing. High school pa lang yun. Kasi that time, parang nag-boom yata yung nursing sa America. So yun. I mean, 5 years, fourth year ako nun. 5 years after, nangyari. Nangyari din pala. Nag-end up ako dito sa States. Nursing yung naging career ko. When you went there, kuya, sino ang mga family mo dyan? Pinsan mo lang? Pinsan lang, yes. Ah, pinsan mo lang. Okay. Yes, yes. Ah, okay. So how many years did you study nursing until nakapag ano ka official like ano ba license? Three years. Three years ko kinuha yung nursing and then after ko magka-license, nag-aral pa rin ako kasi dito continuous na yung studies dito eh. Kahit nagtatrabaho ka na as a nurse. Yeah. Pwede kung gusto mo pang umangat like, you know, masters. Nurse practitioner, doctor, parang ganun. Yeah. And then? Yeah, continuous. And then you met your wife. How many years ka na nasa States? Parang 8, 9. Matagal ka na din dyan. 2006. Hindi, mga siguro 6 or 7. Mga ganun. 6 or 7 years. 6 or 7 years, yeah. Nakikilala ka pa dyan yung mga tao? Kunyari lang, Pinoy, ganun. Yung mga players din. Kasi madami din players dito eh. Na from dyan sa Pilipinas. Talaga? Sino-sino mga nakasama mo na dyan? Hindi mo nakilala to. Pero like, mga pros din. Boy Valera, nandirito. Tunichi, Pinson, Brandon Season. Mga tenista. Yeah. Mm-mm-mm. Alvin Castro, Lasal. Yeah. Sino pa ba mga players? Pwede na kayo gumawa ng team pero dyan. Mga US, may UST, Howard Saleta. Ewan, kilala mo pa yun. Pwede kayo gumawa ng team dyan. Well, naglalaro din kami dito din kasi dati. Sila rin yung mga kasama namin. Okay. Pero now, Arjun Cordero, anong pinagkakabala natin ngayon? Family man ka ngayon? Yeah, I mean, family man. Yun. Mm-hmm. Hobbies, wala na talaga yung basketball eh. So matagal ball is na rin life. Talaga. So from ball is life talagang kinalimutan mo. Wala na. Pero so, I appreciate you kasi sinabi mo sa akin yun eh, na ayaw mo nang pag-usapan. Before, bata ka pa noon. Hindi, I mean ngayon nung minessage kita lang, una. Ito lang. Well, okay naman. I mean, nakita ko yung page mo eh. Hindi, pero guys talaga, sabi sa akin ni Arjun na parang hindi na ako, kumbaga ayaw mo nang ma-associate siguro. Ayaw mo na maalala. No interest na ako sa basketball. Yeah. Pero node, updated ka naman. Hindi rin. Hindi ko na talaga kilala. Well, dito, NBA. Yeah. NBA. Pero yung mga wala talaga. NCAA, wala. BEDA. Wala. PBA, NC, wala na talaga ako. Ah, talaga? So you felt like when you went to the States, talagang panibagong Arjun Cordero? Yes. Talaga? Yes. Nee, pero ano, I'm happy for you. I'm happy for you na feeling ko yun yung ano eh, goal ng
any basketball player na nag-retire is makilala ka na, kumbaga yung ginagawa mo ngayon, yun na yung pagkakakilala sa'yo. Oo. Hindi na yung, uy, di ba ikaw yung player dati? Ako kasi minsan parang, ano eh, parang hindi na yun yung gusto mong naaalala sa'yo. Oo nga eh. Kailan ka huling bumisita dito? Matagal na rin. Matagal na rin. Halaga? 20, well, hindi naman. 17 or 18? Mabilis 17 lang. 17 or 18. Yeah. Ano ako sa'yo, pero ano ko, admirable yung ginawa mo. You felt like it was the right move. You felt like basketball was unhealthy. Well, siguro, mukhang tama naman dahil mukhang okay naman ngayon. Yeah. Galinga, that was a big move. Kumbaga yung basketball buhay mo yun for so long eh, no? Oo naman, yeah. Tapos, Ball was life. Totoo. Pero galing. Natutuwa ako kasi syempre maraming nagtatanong kung anong nasaan ka na ngayon, anong ginagawa mo ngayon, 'di ba? Dami, pare, face of the ano ka pa din. King Lion ka pa din, bro. Pero dala-dala mo hanggang ngayon yun, ah, yung titulo King Lion, ha. Iilan lang ka talaga King Lion, bro. Hindi na ako King Lion, Kitty Lion. De, pero galing. May mga nakakausap ka pa ng mga players, teammates mo dati? Not really about basketball. Like, may constant relationship ka pa ba with the people that you grew up with? Sina Jeff Bombeo, James Wodenshal. Well, I mean, yeah, I mean, hi, kamusta, mga ganun. Pero, ano na rin, wala talaga. So talaga, yes. Panibagong Arjun Cordero. Pero yeah, Arjun pa rin na, Arjun Cordero yes, ka pa rin naman. Pagdating ko sa States, parang nawala talaga. Kinalimutan mo talaga lahat. Was that on purpose? Na parang gusto mo din na ayoko muna, like gusto ko muna talagang panibagong tao, panibagong environment, panibagong simula. Pero like what I said, may mga players pa rin dito. Oh, so nakikilala ka pa din. Oo, may kilala pa rin. Yan nga yung mga binanggit ko sa iyo. Pero kasi sa States naman kasi iba naman eh. Like when you come here, well, pag nasa Pilipinas ka, akala mo okay ang States, pero hindi, pagdating mo dito, kumbaga, pure business dito. Kumbaga, work, sleep, bahay. Walang ano dyan. Dito. Puro work. Pero, wala namang madali. Pero pagka yung mga enjoy na, iba pa rin ang Pilipinas, syempre. Oo naman. Walang madali. Pero walang dito, madali. Dito sa States, hindi ano. Kumbaga, yung sinabi ko sa'yo, trabaho. Puro trabaho. Yeah. Galing. Ilan taon ka na ngayon, kuya? Batang-bata ka pa. Nung time na kasama mo ako, 21 ka lang ata. 2020 lang. Ngayon, 39 na yata ako eh. Hindi ko na alam. Ang alam ko lang talaga, I was born 1982. Pero yung age ko, hindi ko na alam kung 38, 39, 40. Hindi na nagbilang. Oh, kuya, ano ko noon? 12 years old. 30 na ako ngayon eh. 30 na ako eh. Yeah. No. Guys, sumasama talaga ako dati. Sila Arjun Cordero. Yeah. Diba? Sabi ko sa iyo, maraming ang... Ikaw yung baby nun eh. Maraming ang nakakwintas sa San Beda dahil sa iyo. Forma niya talaga yung nakakwintas. Tapos, one time, sumakay ako sa daddy ko na kotse. Gabi na nito eh. Feeling ko may meeting siya sa San Beda nito eh. Alala ko. Tapos, nagda-drive. Nasa passenger seat ako eh. Buntot ako ng daddy ko nun eh. Nasa passenger seat ako. Ganun. Mm-hmm. Nagda-drive kami sa may Menjola, Legarda. Kasi yung Arjun Cordero nasa may ano, may kausap na girls, which ano yung lako, 'di ba, yung across sa inyo? Lako. Nakita ng daddy ko, "Ba't nandito si Arjun?" Bukas bintana daddy ko. Sabi ko, "Daddy, star player mo, mukhang nalalandi pa." Hindi kasi San Beda surrounded by... Oo naman. Pero those were the days. CU, yeah. Those were the days. Choco Weber. Choco Weber. Yes. Weber. Yes. Yeah, mga ano talaga dati. Mm. You became a rock star din. Diba? Those were the days. Pero mukhang okay ka ngayon, kuya. And I'm so ano. Actually, ano ko. Parang galing. Nabilib ako sa'yo. You made a decision that would change your life and look what happened. Mukhang okay ka dyan, family man. Happy ka with your family there. Nasa States ka ngayon. Mas maganda ang nangyayari dyan ngayon kesa dito. I know. I mean, like sabi ko nga sa iyo eh. I mean, yung like dream. Yeah. Yun nga lang talaga.
yung dream ko maging PBA player, hindi nagbago. Ko na-achieve. Pero yeah. Nagbago. Hindi naman sa hindi mo na-achieve, nagbago. Yeah. Nagbago yeah. Along the way and now mm-hmm. you have other dreams and I'm sure yung bagong dream mo ay nakamit mo din, di ba? Galing, galing, galing. Yeah. Kuya, yeah. Bigyan kita ng ano, few minutes pag ano. Hi ka naman sa mga Bedans, pari. Namimiss ka na, King Lion. Natagal nang wala dito. Wait lang, kuya. Alright. What's up, guys? Kamusta? Gosan Beda fight, ha? Pero, sorry. I mean, hindi na ako, tagal ko na. Wala talaga akong alam sa basketball. Pero, miss ko yung, miss ko kayo. Yeah. Naalala ka nila lahat. Sigurado. Mm-hmm. Galing, galing, galing. Sa lahat ng mga nakasama ni Kuya Arjun, basically, ang galing niya, sinadya niya kalimutan lahat. Sinadya niya kalimutan lahat para talaga makafocus siya dun sa panibagong buhay niya. Galing, Kuya. Proud ako sa'yo. I'm sure my dad, when pag napanood to ng daddy ko, ano, tsaka kino, kumusta ka ng mami ko, mga kapatid ko, lahat. Yeah. Galing, galing. Galing, Kuya. Natutuwa ako. I see the happiness in you. I see that you made the right decisions. Kahit, I'm sure, mahirap nung time na yun, di ba? Pero galing. Yes. Galing. Oh, naman. Pero, kasi, para iwan mo yung like mo before. Yeah. Ang hirap talaga nun. I mean, it took me a while bago ako makarecover. Kahit pagdating ko dito, like a year or two, umiiyak pa rin ako dahil hindi ko nakuha yung dream ko na maging PBA player. So, it was really hard. It ain't easy, bro. Yeah, it ain't hindi easy. Hindi naman talaga. Yeah. I mean, from elementary hanggang college, yun yung buhay mo. Basketball, basketball, basketball. Tapos biglang nagbago. After nung isang event lang na yan, di ba? Mm-hmm. Do you ever look back and, like, serious question lang, do you ever look back and say, sana sinubukan ko pa? Meron. May mga times, may mga, well, siguro like in mga five years ko dito sa States, nag-iisip pa rin akong bumalik. Pero siguro, hindi na rin dahil yung body ko hindi na prepared para doon. Yeah, I mean, hindi katulad before, everyday practice. May times pa nga sa kay Coach Bud, sa daddy mo, 6 days kami nagpa-practice. May twice a day. Pero yun yan. Pero yeah. I mean, naisip ko pa rin, bumalik. Yeah. Noon dati? Dati, yeah. Naisip kasi ilan taong ka pumunta dyan? 20 ano ka pa lang noon? 24? 24. Bata ka pa noon? Yeah, 24 ako pumunta dito. So, yung pinagdaanan mo noong final year mo, 24 or 23. So, nung final year mo? 24, 23. Parang ganun. So, the moment yung instance na sinasabi mo na changed your life, yung sa perpetual, ilang taong ka nun? 21, 22? Hindi, yun na yun. Like, 23 yata. 23, 22. Bata ka pa talaga. 23, 22. There was still, bata pa. Kumbaga, siguro, gets ko. Pero, galing. Mm-hmm. Galing. I'm sure, ano. Madami ka pang ano diyan, magagawa, ma-accomplish diyan sa States. Hopefully babalik ka dito ha pag ano. Dito Arjun Cordero ka, wag mo kakalimutan kung sino Arjun Cordero ka dito ha. Diyan ibang Arjun Cordero ka pero dito si Arjun Cordero ka, King Lion ka dito. Ha? Kamis, alam mo 'yan. Minsan tinatamaan pa rin ako ng pagka naalala ko, syempre. Napapaluha rin ng konti. Okay, lahat naman tayo syempre. Lahat naman tayo talagang yun ang pinangarap eh. Pero I appreciate you, Kuya, talaga for opening up. Ah. Kasi talagang ano eh, nasa na si Arjun Cordero. Nung minessage mo nga ako, sabi ko, naku, basketball na naman to. Eh, parang sabi ko nga, parang ayoko na nga na eh, dahil basketball na naman eh. Dahil pero maganda na kwento mo naman yung post-basketball mo din. Actually, yun ang lesson dito. Mm-hmm. Talagang, ball is life. To a certain point na may isip mo na okay, baka may iba dyan. Yeah. Tsaka darating din yung time na hindi naman yung basketball yung magagawa, di ba? Yeah. So okay din pag may mga fallback. Ikaw ang epitome ko of where you now. Ikaw ang ano. Siya ang title ng segment na to, where you now. Arjun Cordero. Don't get me wrong ha. Kala ko nga, mapi-PBA ka rin eh. Oh, ganun din nga. Yeah. Na-ACL ako, natpita yung shoulder ko. Pero yun nga, I mean, there was a time na syempre feeling ko yun, kung hindi ako magpi-PBA, hindi ko na alam anong gagawin ko sa buhay ko. May ganung moment growing up. Yeah, yun. Nangyari sa akin. Yan, parang same. Madedepress at madedepress ka pa. Madedepress. Ako na ano din ako. Kasi, yeah. Growing up,
'di ba, ang isip mo noon parang pag may plan B ka, ibig sabihin hindi ka sure sa plan A mo. Kaya hindi tayo naniniwala sa plan B dati. I mean, growing up, plan A lang. PBA lang talaga iniisip natin. PBA, PBA, 'di ba? Basketball, basketball. Pinag-aaral puro basketball. Totoo, totoo, totoo. Parang hindi ko naman 'yan, hindi naman titignan ni Coach Yenggeo yung diploma ko tsaka ni Coach Tim Cone. Okay na 'yan, basketball yeah. na lang. Importante yep. nakaka-shoot. yeah. And then there comes a totoo, point. Totoo, totoo. Well, everyone's journey naman is different. Kumbaga, yung iba like me, injuries, ikaw, then there was those moments, and then other people naman. Siyempre, may mga iba rin ako na i-interview na medyo merong ibang path yung pinush sila papunta doon. Pero ang galing, mm-hmm. ang galing lang. Maganda rin pagkwentuhan na, you know, maybe for the young ones din, yun din na matututunan na sometimes, hindi naman masama kung medyo iniba ng Diyos yung path, di ba? At the end of the day, basta masaya yeah. naman tayo sa ginagawa natin, yun ang pinaka-importante. Diba? Kinailangan yeah. ko lang maalala ng lahat ng tao sino si Arjun Cordero noong time na. Hihingi na lang din tayo ng pasensya sa kanya kasi baka naalala niya kung sino siya dati. I know. Yan tuloy, parang naiyak na naman ako. De, pero naman yung basketball. Yeah. Pero pag bumisita ka dito kuya, sabihan mo kami ha. Oo oh, naman. Ano, yeah, yeah. Reunion tayo. Reunion. Yeah. Sobrang salamat kuya sa oras mo and also sa kwento mo. And I'm sure madaming mamomotivate at madaming matutuwa ng mga pidista na malaman nila nasan yung kanilang dating ginagaya nilang buhok tsaka kwintas. I know. Thank you kuya. Sobrang salamat sa oras mo tsaka sa ano mo. Sa openness yes. mo magano makipagkwentuhan. Salamat kuya. Ingat ka dyan. Ha? Stay healthy lagi dyan. Regards sa family mo and sa cute baby mo. Sobrang salamat kuya sa oras mo. Yes. Just for you, bro. Ingat ka kuya ha. Ingat ka. Okay, okay. Healthy okay, just stay healthy. Same here, same. Kamusta kay coach? Yes. Okay, Tita. Oh, papa, okay. ano, regards right. to them. Ingat kuya, ingat kuya. Okay. Okay. Just nice breaks going for San Beda. There's a nice backdoor play over to Arjun Cordero. Bayon, hops a pass to Cordero. Gets it back. Arjun Cordero. Slam! Cordero will take it and make it. The guy, Arjun Cordero, 9 straight points for Zambera. They're up.